Pag-usapan muna natin yung MVP on to our last game. Walang yes. iba kundi si Haji with the KDA of 7-0-11. Para kay Brocon yata talaga tong seryeng to. Isipin mo, may kabayo tapos may ano eh, may untouchable and killable eh. Para kay Brocon yata talaga tong araw na to. Kaso wala eh. Inuna mag-ano eh. Mag-chess. Ano? Oo. Inuna muna. Oo. Gusto, may chow gamer pack is doing. Aha. Op. Ito. Oy, pero nakulang ni Rene J. Kaso nga lang, sa may kabilang banda ay nakapag-setup na si Sorry I'm Thin. Sayang yun. No shabu na Bertizzi is next. Pero pagpasok, nakukulang pala yung talon niya. Ang tatalon si Starboy na lang daw, Bertizzi. Isang hit na lang, pero buhay pa din siya, pare. Ay, mare. Ay, no worries, pare. Pero ito. Ay, pero kulang pa rin yung damage. Meron tayong hook. Rene J yata ang unang babagsak. Arlott sa may likuran na Bertizzi binabakbakan at boom! Bagsak yata pero buhay pa din naman. Eizu. Habulin pa ba? Habulin ni Eizu yan. Pero si Haji mapatay niya doon. Si BRCD. So it is a really nice pick na nagkaroon ng Pakito there. Pero uy! Na-surprise! BRCD will be down! Sumilip siya ngayon ang naipit and same through with Eizu ng double kill. Hanjizi hindi na magpapamimigay ng mga kills dito. Bagsak si Nosha! With another one, Starboy, one man na lang ang natitira sa Gamer Pack and that is Sorry I'm Thin. And I think Blacklist Academy will finish this faster kasi ayaw na nilang magkaroon ng upper hand muli yung Gamer Pack. Grabe! Isang abugbog di gulat coming in from Blacklist Academy. Naku po, Bertizzi. Ayun na nga. Ito na nga yun. Ilista mo na and Blacklist Academy showing signs of life sa ating seryeng ito at naipush pa nila into a game number 3. Grabe, series number 1 pa lang to mga kaibigan. Yes. At ganito nakainit ang labanan. Definitely, ayaw nang ibigay ng Blacklist Academy yung upper hand nung game number 2 na to. Mm-hmm. Kasi game number 1, nagawa na nila, pero medyo kinulang sila when it comes to objective takes. Yun yung mga kulang nila with the turtle, uh-huh. with the Lord take, pero bumawi sila dito. Kasi nakita naman natin yung aggressiveness eh. Hindi nagbago. No? Naging consistent sila doon. And right now, as we can see, naging evident yan with the performance of Blacklist Academy. So, Hanjizi definitely 7-0-11. Grabe. Grabe. Kaya pala binaba nila dito yung ating Eve, no? Kaya, kung mapapansin natin, 1-1 na ang ating score at papasok na tayo sa game number 3 later on. Grabe.